Taghoy ng kaluluwa kanina ng lumisan. Sa dampakong tahanan, katawan ko'y naghihirap. Sa banig na higaan, di pa lumilisan. Balisang nagpaalam, pabiling-biling naman. Pakaliwat pa kanan, sige na nga kung ganyan. Ako na ay lilisan, liligo sa hugasan. Sa tubig dalisayan, sa bago kong hantungan. Sa tabi ni Amang, kapiling si Inang. Isa lamang ito sa mga katutubong tula ng mga mangyan ukol sa kamatayan. Sa paniniwala kasi ng mga mangyan, ang patay ay di tuluyang namamatay. Nananatili sila sa mundo, gumagabay at kapiling tayong mga tao. Tatlong buwang pinaghandaan ng Pamilya Dagay ang selebrasyong ito. En grande ang magiging handaan. ₱10,000 ang perang kanilang inilaan sa marahil pinaka-espesyal na pagdiriwang ng kanilang pamilya. Talaga yan dahil po sa yung sa kahalagahan po ng kanyang pagtatahi, yung pag ano niya. Talaga po yan ay ginawa ni nanay ay 6 na buwan na po. May pagkain, may musika, at espesyal na damit. Pero ang paghahandang ito ay hindi para sa buhay, kundi para sa isang taong mahigit isang taon nang nakalibing sa ilalim ng lupa. Dalawang baboy yung kinatay nila para sa pagdiriwang na ito. Sagrado kasi para sa mga mangyan yung kaluluwa ng patay. In fact, sabi nga nila, kapag may pagdiriwang para sa mga kaluluwa ng patay, mas importante pa ito at mas magarbo pa ito kesa sa kasal o sa binyag, kasi talagang napaka-importante at napakahalaga para sa mga hanunuo nung kanilang mga patay. Talagang hinahandaan namin yan. Saka yung mga damit talagang pinaghirapan, binobordahan pa yan. Dahil sabi ng mga matatanda, iyan ay sila, minsan na lang natin maaaliw. Pero ang buhay, habang nabubuhay, nandiyan pa. Sa unang tingin, tila selebrasyon lamang ito sa alaala ng isang yumao. Pero pagkatapos ng kainan, biglang nagtungo ang lahat sa gubat. Hindi para magprosesyon, kundi para hukayin ang patay. So mukhang tumigil na yung grupo, mukhang dito na kung saan nilibing yung kanilang lolo. Ang pangalan ng kanilang hinuhukay ay Juan Dagay.
Namatay siya sa sobrang katandaan. Di nila alam kung ano yung eksaktong edad niya. May mga nagsasabi, more than 100 years old na raw. Pero bago raw namatay itong si Lolo Juan, ang sinabi niya sa kanila ay kailangan hukayin siya yung kanyang bangkay after 6 months or 1 year at ilipat siya sa isang kuweba. Pangutkutan ang tawag sa ritual na ito ng mga Hanunuo Mangyan. Sa kanilang paniniwala, hindi matatahimik ang isang kaluluwa hanggat hindi ito hinuhukay o kinukutkot at naililipat sa isang kuweba. Bakit po kailangan ilibing sa kuweba? Ganyan po ang aming layunin ng mga Mangyan. Talaga kinukutkot kami, doon na ilalagay, doon ng katapusan. Kung siya ay walang bilin sa amin na ilipat sa bato, maring hindi na. Pero ay may bilin sa amin, siya ay kunin sa loob ng lupa at ang buto, lipat uli doon sa pinakabahay niyang bato. Pag hindi ninyo ginawa ang bilin, anong mangyayari? Sa amin, pwede. Magkaroon ka ng sakit dahil hindi tinupad. Kaya ganun na lang ang pagpupursige ng mga nakatatanda na hukayin ang bangkay ni Lolo Juan. Maya-maya. Ano po yan, Tay? Kawayan. So, pagkatapos ng mga 40 minutos, may lumitaw ng parang, ano to eh? Kawayan. Parang kawayan na ano? Yung pinang buhat dun sa patayan, yung ganyan po yan? Oo, yan. Yung pinagpasan, yung para mapasan. Okay. Nagpatuloy ang pamilya sa paghuhukay habang nanood sa gilid ang mga bata. Marami sa mga Mangyan ngayon hindi na naniniwala sa ritual ng pagkukutkot. Kung may mga pumupunta po dito sa amin ng mga reliyon din na nagsasabi ay dapat yung mga pagkukutkot na yan, makasanlibutan na yan eh. Dapat din na yan tinutuloy. Ano yung makasanlibutan? Yung makasanlibutan, kumbaga yung mga huling gawain namin, parang ugalid pa daw yun sa, yung baga parang kung sa damit pag po ay parang luma na daw na mga gawain yun. Dapat hindi na daw yun namin pinapahalaga. Pero malakas man ang bulong ng kasalukuyan, nanindigan si Aileen sa habilin ng nakaraan. Noong una, nagdalawang isip din po ako dahil naisip po talaga malaking pira ang kailanganin. Kaya lang po dahil sa kawalan na baka nanghihinayang ako ma'am, baka kung naisip ko na wag nang kayang kutkutin, wala na po kaming matutunan. Wala nang maiwan sa aming mga Mangyan kultura. Bata, matanda, babae at lalaki nagtulong-tulong sa paghuhukay. At makalipas ang isang oras, ay parang may kumot na kulay pula. Yan ba yung pinambalot sa patay? Yung kumot na kulay pula? Ay, may balig na. May lumitaw ng banig at saka kumot na pula. Sa puntong ito, dahan-dahan na silang naghuhukay. Kailangan maingat na yung paghuhukay nila kasi hindi nila matandaan kung nasaan ba nila na ilibing yung ulo, kung nandito sa side na to o nandun sa kabilang side. Eh kailangan talagang intact yung labi ng yumao kapag nagkukutkot sila. Matiyagang nag-abang ang lahat. Pero nasira ang katahimikan nang biglang pumasok sa hukay ang isang kapitbahay na marahil nainip na sa paghihintay. Maaring kalansay lamang sa paningin ng iba ang nakabaon sa ilalim ng lupa.
Pero para sa mga hanunuo, higit pa ito sa buto. Bahagi ito ng buhay na kaluluwa ng kanilang ninuno. Sige pa. Saluda, aniyo, saluda kay buto na magkatara. Iyan. Lalayan sa likod? Sige, aniyo. Umano si yun ni Dainyo. Sige pa. Saluda, aniyo, saluda kay buto na magkatara. Iyan. Mahigit isang taon nang nakalibing ang bangkay na ito sa Bulalakaw, Mindoro Oriental. Daay mamapas na kita mo nga niyong da. Ngayon, sa unang pagkakataon, masisilayan muli ng kanyang mga kamag-anak ang itsura ng kanilang ama. So, ang ginagawa nila ngayon, sinasalansan na nila yung buto. Iaayos nila ngayon dito sa sako. Kapag lalaki yung namatay, kailangan ang uunahin na ilagay sa sako ay yung right side niya. Kapag babae naman, left side. In this case, lalaki ito, kaya yung kanang bahagi na niyang, ng kanyang katawan ang dapat unang ilalagay dito sa sako. Hindi maipaliwanag ng mga mangyan kung ano ang dahilan nito. Sinusunod lang daw nila kung anong nasaksihan nila noon sa pagkukutkot ng kanilang mga ninuno. Dahil 1 year and 3 months pa lang na patay itong si Lolo Juan, puro buto na lang siya, pero may mga ilang parte na parang may laman pa, tsaka makikita mo intact pa yung kanyang ano, yung buhok niya. Isa yan sa mga huling nagde-decompose eh. Gamit lang ang kanilang mga kamay, ihiniwalay ng dalawang matanda ang buto sa laman ng bangkay. Kasama raw ito sa ritual ng pangutkutan. Simbolo ng paghihiwalay ng kaluluwa sa katawang lupa. Ang lahat po ng mangyan, ganun po. Hindi po pwedeng pagka namatay ang isang tao, diretso sa kuweba? Ay, hindi. Hindi. Bakit po? Dahil ang mga laman ay para iiwan doon sa lupa. Ang buto naman ilipat doon sa kuibang bato. Diba ang ganito natin, alabok lang ng lupa? Kaya ibabalik sa alabok yung ganito. Ang ating laman? Oo. Pero ang buto ililipat doon sa bato. Nang matapos ang paghihiwalay sa bawat buto, inilipat sa tela ang mga ito. Yung pagkaka-arrange niya doon sa tela, kailangan parang nakaganon yung patay, yung bangkay, parang fetal position. Ang paniniwala kasi ng mga katutubo, kung paano ka lumabas dito sa mundong ito, kailangan ganun ka rin yung position mo kapag doon sa huling hantungan mo na. Hindi lang binalot sa tela ang mga buto. Binihisan pa ito na animoy hugis tao. Gamit ang mga tradisyonal na kasuotan ng mga hanunuo. Si Aileen ang panganay na apo ng yumaong si Lolo Juan. Sa kanilang henerasyon, ipapasa ang tradisyon ng pangutkutan. Bakit naluluha ka habang binabalot itong si Lolo mo? Naisip ko kasi nung
nung nabubuhay pa siya, ako yung iniintindi niya. Tapos, ngayon, ano na nang... Ako na yung kasama sa pagputgut sa kanya at nagpapadamit sa kanya. Dati ako yung pinupunasan niya, nililinisan niya. Ngayon, ako na po yung nagpapadamit sa kanya. Itong kasuotan na ito ay 6 na buwan ginawa ng nanay ni Aileen. Espesyal para doon sa kanyang lolo Juan. Bukod doon sa mga damit, kailangan pati yung mga tradisyonal na palamuti ng mga hanunuo, kailangan isusuot din doon sa yumang. Kung paano sa buhay siya, Gay Andy siya. Buhay rin siya. Ang mga kasangkapay, kung anong inalagay niya, kung siya marunong magnganga. So, pati yung mga paborito niya, kailangan kasama lahat. Baon niya. Paniwala ng mga mangyan, hindi tuluyang namamatay ang tao, pagkos naglalakbay lamang sa kabilang mundo. Tulad ng mga ritual at tradisyon na di rin daw dapat namamatay, kundi binubuhay sa susunod na henerasyon. Kaya nang matapos ang pagbibihis, tinawag ang pinakabunsong anak ng Yumao at ipinasa sa kanya ang buto ng Yumaong ninuno. Maaaring buto lamang ng Yumao ang tingin natin dito. Pero para sa mga hanunuo, animoy nagbalik sa mundo ng mga buhay ang kanilang minamahal. Ang mga kuweba ay may espesyal na lugar sa kamalayang Katutubo. Para sa mga hanunuo, tahanan ito ng mga Yumao. Masukal at matarik ang daan patungo sa kuweba ng kanilang mga Yumao. Parang habang tumatagal, parang paliit ng paliit yung lagusan eh. Sadyang pinili ito ng mga hanunuo dahil tagong-tago ang kuweba para di maabot ng kung sino-sino lang. Andiyan na ba, Tay? Wala pa? Hindi ako kasya dito. Sobrang masukal na dito sa parting ito. Tapos matarik pa, so talagang ang akyat dito, pagapang na eh. Aray! Dito. At makalipas ang isang oras, oh my gosh, ito na. Mukhang ito na. Nakikita ko na yung puting bato. Ito na. Nandito na tayo. Ito na yung puting bato. Ito na po yung libingan ninyo. Nang karamihan. Karamihan, no? Sagrado para sa mga Katutubo, yung mga kuweba. Kasi, bagamat marami sa mga kuweba ay matatagpuan sa mga bundok, so mataas na lugar, ibig sabihin malapit din sa kalangitan, yung mga kuweba meron din itong koneksyon sa ilalim ng lupa. Yung mga hanunuo mangyan, naniniwala sila na yung mga kuweba raw, lagusan patungo doon sa mundo ng kanilang mga yumaong kaluluwa. Sa mga butas sa pader, tinatago ng mga mangyan ang buto ng kanilang mga yumao. Hindi nila ito ibinabaon sa lupa. Hindi po ito libigan. Taraguan. Taraguan, parang taguan. Yan.
pinagtataguan ng mga babuto ng parang bahay nila. Yun yung paniniwala namin na safe sila dito. Pero nagkamali ang mga Mangyan. Saan ba 'to? Yan sa loob. Hindi pala ligtas ang kanilang taraguan. Ay, ito yung ano? Damit. Tapos ito parte pa ng banig na pinagbalot. Meron dito. Yan. May pulseras doon. Meron pang pulseras na lang sila. Pero wala na yung buto. Kinuha raw ng mga taga-ibaba para ibenta sa mga Hapon yung mga buto. Noong 2009, isang NGO sa Japan ang kumuha ng serbisyo ng ilang Pilipino para maghukay ng mga buto ng mga yumaong sundalong Hapon. Layon kasi ng pamahalaan ng Japan na hanapin ang labi ng mga yumaong sundalo noong giyera. Babayaran ng mga Pilipino sa bawat buto na kanilang mahukay. Pero sa kagustuhang kumita ng pera, hindi lang buto ng mga Hapon ang hinukay ng mga tao, kundi pati buto ng mga katutubo. Bayaran ng sapat kung gaano karaming buto ng mga Hapon ang maidala sa kanila. Subalit po yung dinala ay hindi na po buto ng mga Hapon. Yan na po, ito na po sila, ang mga ninakaw. Mga ninuno ninyo? Ano po, mga ninuno at mga anak namin. Itinigil na ng Japan ang pagpupondo sa naturang proyekto. Tumigil na ang pagnanakaw sa mga buto. Pero hindi na naibalik ang mga ito sa mga katutubo. Siyempre po, nalulungkot na ng hihinayang, siyempre. Yung minahal namin sobra yung mga ano namin. Tapos, dumating ang panahon na ninakaw lang din sila. Siyempre, malungkot po at nakakapanghinayang sobra. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tumigil na ang maraming Mangyan sa ritual ng pagkukutkot sa takot na nakawin lamang ang kanilang mga buto. Pero may ilang mga Mangyan na patuloy na kumakapit sa tradisyon. Kaya kinabukasan, matiyagang pinasan ng pamilya ang buto ng kanilang yumao patungo sa isang bundok sa Mansalay, Mindoro Oriental, ang lupang tinubuan ng yumaong si Lolo Juan. Dito, isang pagdiriwang muli ang naghihintay, pagsalubong sa pagbabalik ng kanilang ama. Hanggang sa hapagkainan, hindi nila iniwan ang buto ng yumao. Bakit po kailangan kasama rin siyang kakain ninyo? Kabay sabi ko, nung maliit, sinakripisyohan ako. Sabi, kain na anak. Ganun din po hanggang sa katapusan. Iniisip po namin, parang kasama rin siya. Kasi sa mga hanunuumang yan, kahit na namatay na yung isang tao, ang katawang lupa lang niya ang namatay. Itong pero, ganito natin. Pero ang kanyang kaluluwa, parang nandito pa rin. Ito ang huling araw na makakasama ng pamilya ang kanilang yumao bago ito ilipat sa isang kuweba. Isang katutubong sayaw ang pabao nila sa yumaong kaluluwa. Tanda ng kanilang paniniwala na kung ano ang kinagisnan, dapat dalhin hanggang sa huling hantungan. Alas 7 ng umaga, sabay-sabay na nagtungo sa isang parte ng bundok ang mga Mangyan. Handa na silang ihatid si Lolo Juan sa kanyang huling hantungan. Ang kita ako, gitgit lang ko. Sa takot na baka manakaw ulit ang mga buto, naghanap ng panibagong kuweba ang mga hanunuo.
Hindi man kasing laki o singganda ng kanilang sagradong kuweba, pinaghirapan at pinagsikapan ng bawat isa ang pagpapatibay sa bagong kuweba. Sinementuhan at tinakpan ng mga bato para di na manakaw o maabuso. Naniniwala ang mga mangyan na kahati natin sa mundong ito ang kaluluwa ng mga yumao. Kung gaano kaimportante ang kasalukuyan, ganun din dapat kahalaga ang nakaraan. Hindi naman daw kasi tuluyang namamatay ang mga patay. Tulad ng kultura at tradisyon na di rin dapat ibinabaon sa kahapon. Bakit importante sa iyo na ipagpatuloy yung tradisyon ng pagkukot-kot? Kasi po yun yung kultura namin. Sayang. Kasi po, ano, pag edukasyon lang, ay wala na pong, ano, parang kumbaga po ay wala nang maiiwan talaga sa amin. Wala na. Wala nang mangyan. Ang katawan namin po ay mangyan. Pero yung kalaman namin ay ano na, hubog na talaga sa kalaman, parang sa inyo na, aming kalaman. Kaya nang hinayang po ako, kumbaga naisip pong sayang yung sinimulan ng aming ninuno. Hindi lang tayo ang humuhubog sa ating pagkatao. Malaking bahagi ng kung sino tayo ay nanggaling sa ating mga yumaong ninuno. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.